Welcome back to my channel, Ina Chick here. And for today's video po, i-share ko sa inyo kung paano ko ginagamit ang EB Pro Bro Duo. So, pwede na ba? Pwede na bang dicer? Ang lakas ng energy ko eh, no? So, at hindi ako nabulol. EB Pro Bro Duo. So, yan. So, since suot ko po ang aking mahiwagang tenga, kasi nga panghawi ng aking mga buhok, so, sabay-sabay natin gamitin uli. Actually, ito po ang aking ginagamit ngayon. Ito ang aking favorite ngayon. So, ganoon naman tayo mga girls, di ba? Minsan, mayroon kang favorite na blush on, o mayroon kang favorite na lipstick for this month, or for this year, or for this day only, di ba? So, yan. So, ito siya. So, it's a retractable. Ayan. So, nagamit ko na siya. Haltang-halta niyo naman. Kasi ito na lang siya. Ganito na lang siya karami. Ako ba, nakita niyo ba? Ayan. Nagamit ko na siya. Kaya ganyan. Ganyan na siya. Tapos, sa kabilang side niya, merong sponge na maliit. Then, may powder siya sa loob. Kita niyo? So, igaganon lang natin siya. Then, atin yung pang be-blend. So, usually kasi guys, di ba? Ang ginagamit natin, kahit na retractable, more on spoolie. So, insert ko sa inyo kung anong itsura na spoolie. Ay, hindi na pala. No need na kasi. Ito. Meron pala akong inakyat. Yan. Yan ang ginagamit nating pang-blend. Di ba? Yan po ang spoolie. So, yan ang ginagamit natin. So, today, siguro, gamitin na lang natin siya pang-brush ng ating mga suwail. Mga suwail na buhok. Ng ating mga suwail na buhok, gawin na natin siyang pang-brush. Okay? So, yun. Yun po ang itsura ng spoolie. So, kiniklaim kasi ng product na to, sabi niya, galing pala siya ha, Everbilena. It's a Everbilena product. So, sabi niya, get that full, natural-looking eyebrows in 2 easy steps. Okay. Comes with a thin-shaped pencil. So, ito. Sabi niya, comes with a thin shape pencil for the precise application with powder sponge. Yung pinakita ko sa inyo kanina, ito yung powder sponge. So, kakaroon siya ng color kapag dinidip natin. Okay. So, nabanggit ko kanina, sabi niya, meron 2 easy steps. Yung 2 easy steps na yon ay outline and fill in sparse brow. So, yung mga gaps na yan, na yung outline daw and fill in the sparse brow using a light pressure. Then, step number 2, yung apply brow powder. Center down to the tail of your brow. Okay. So, yan. Ito na yung application. Punta na tayo sa application. Okay. Gamit lang ako ng mirror, guys. Ha? Mahirap kasi kapag paano, anong gagawin natin? Hahatiin ko ba yung eyeballs ko para yung isa nakatingin sa inyo, yung isa nakatingin sa mirror? So, pagpasensyahan na lang natin, ha? Okay, so, nag-start na ako mag-outline, ha? Mag-outline na aking kilay. So, nilinis ko na pala siya para lang makita ninyo. Yan, nilinis ko na siya ng galing sa Everbilena, yung pantanggal ng mga unwanted hair dyan. So, ayan. So, since nas-ano ko na rin siya, so, ganito lang ako maggamit nito. Sabi daw, una muna i-outline. Okay, outline muna natin kung paano nyo yung gustong shape na inyong kilay. Okay. Ako nga ine-extend ko. Guys, ha, don't forget to extend. Kasi di ba alam niyo naman, meron tayong mga sinusunod-sunod. Okay. The rules sa paggawa ng ating kilay. So, sabi nila, ang una kasing rule, sabi, kapag kung ano daw yung color ng hair mo, yun daw dapat ang color ng eyebrow mo. Kaya lang, ako, hindi ko naman siya sinusunod. So, nagkataon lang na may color yung aking hair, kaya brown ang ginagamit kong pang-color, pero hindi. Kahit nung black yung hair ko, brown pa rin ang kinagamit ko, kasi pag black na black, parang
black na yung hair ko, black na black pa yung ginagamit kong pangkilay, eh di parang hindi ko masyado type. Para sa akin lang yung guys, ah. Okay. So, yan. Pinifill in na natin. Siyempre, nilalagyan natin na konting arte. Yan. Kita nyo ba? Difference? So, yan. Pinifill in lang natin. Yan. So, na-fill in na natin. So, diba, most of the time, ginagamit talaga natin ang spoolie na pang blend. Pero kasi, for the sake of this video, susundin natin kung ano yung sinasabi niya na two easy steps. So, una niya sinabi, i-fill in mo yung iyong brow. Then, ang pangalawa, gamitin mo yung sponge na siya yung magbe-blend. So, i-try natin ha. Try natin. May powder na to eh, guys. May powder na siya eh. So, don't worry dun sa mga harsh lines, ha? Remember, dun sa other videos ko, di ba nililinis naman natin siya, kaya huwag kayong mag-alala. So, lilinisin naman natin siya ng ating brush dyan, saka yung kung may concealer kayo, kung anong type nyo, concealer ba? Ako kasi ginagamit ko yung BB cream pa din na pang ano eh. Na pang linis eh. Okay. So, ayan siya. Para hindi ko type. So, kasi nga, di ba, alam niya naman na may problem talaga ako dito sa aking kilay. So, parang hindi ko siya type na hindi ko siya gagamitan ng spoolie. Kung meron naman kayo extra spoolie, why not, di ba? Parang di ko lang kasi masyadong ano yung siguro magwo-work na hindi kayo gagamit ng spoolie kung nakatattoo na yung kilay ninyo. Yung talagang maglalagay nila kayo, yung parang kokoloran nyo nila lang konti tapos bi-blend. Ako kasi hindi naman nakatattoo pa yung kilay ko. Kaya ang hirap na hindi ko talaga siya gagamitan ng spoolie. Sorry, Everbilena. Sorry po. Pero ginamit ko naman lahat ng products ninyo. Kaya, sorry po. Ito lang. Spoolie lang naman. Diba? So, don't worry dun sa harsh lines. Don't worry sa harsh lines. Iyaanan pa natin siya. Lilinisin natin siya. So, bago natin linisin, i-fill in din muna natin yung kabilang brow, ha? Actually, naku-conscious ako sa time na baka sobrang haba nung aking vlog. Kasi nga, may nag-comment sa akin actually, guys. Friend ko siya. So, sabi niya, piece of advice, yun nga, medyo dapat direct to the point. Parang hindi nakakainip yung mga video. Sorry kung naiinip kayo minsan sa mga videos ko. Naandaldal ko ba? Oo. Itatry natin na mas precise. Ang hirap kasi ng, alam mo yun, na nagko-concentrate ka lang doon. Gusto ko naman kasi may mga iba din naman na share or na ngyayari habang nagagawa tayo ng video natin, di ba? Ayan, dito kasi guys, hindi ako masyado hirap. Alam niyo naman, ito, hindi katulad nung isa kong kilay. Ewan ko ba? Ang hirap talaga. Makita niyo ba? Parang may naputol. Parang may naputol. Naputol ng konti. Yun, isa pa pala. Pag nagawa, gamit pala kayo nito ng kahit anong retractable na pencil, I mean na eyebrow, huwag niyong lakihan. Okay yung product. Kasi may tendency siyang maputol. O, katulad kanina, di ba? Hindi na nga siya ganun kalaki, eh, naputol pa. Okay, tapos yung size, sinasabi nila na yung sa sponge. Saka siguro kung ganito yung kaayos yung kilay nyo katulad sa kabila ako, baka hindi na nga kayo gumamit ng sponge, I mean ng spoolie, pero kasi hindi talaga ako sanay na hindi gumagamit ng spoolie. So, pagpasensyahan nyo na Everbilena, yun lang naman ang dinagdag ko, ang spoolie lang naman. So, sabi ko uli, huwag tayo matakot dun sa mga harsh lines. Oo, kasi ibigin na naman natin siya, lilinisin naman natin siya. So, ayan na po, yan na yung product sa aking kilay. So, ang gagawin naman natin ngayon ay lilinisin natin siya. Lilinisin na natin siya gamit yung aking BB cream. Yan, shake lang natin. Kasi minsan napansin ko, kapag hindi ko siya sinishake, para may tubig. Saka yung concealer. Alam ko concealer brush to ni Miss Ann Clutz. Hi, Miss Ann! Ito pala. Hi, Miss Ann! Yan. Nabili ko siya kay RMK Socks. Ah, kay RMK Store. Kay Miss Muffy. So, nilagay ko po yung link para kung gusto niyo pong mag-avail ng brush. Yan. Ganda po.
So, yan. Kuha lang tayo ng amount na ganyan. Then, didip natin siya. Ayun, anuhin niyo muna. Okay. Didip natin siya. Hindi naman mahirap magkuha. Ulit ako na mirror, ha? Tapos, ganyan lang. Sundan nyo lang din uli kung paano nyo kung paano nyo gusto yung itsura ng inyong eyebrow. Yun na naman. Yan. Ganyan lang. Ganyan lang. Tapos dito. Para tanggalin na natin yung mga harsh lines. Okay. Oh! Diba? Wala na yung mga harsh lines. So, dip ko ulit. Para dito naman. Sa, para mas precise sa itsura niya. Oh. Okay ba? Yan. Sa kabila naman. Pwede naman linisin natin. Shape niya lang siya. Kung paano niyo gusto. Actually, sa itsura naman ng kilay niya, makikita niyo din naman kung ano talaga yung parang maging shape din niya eh. Pag nilinis niyo. Hindi naman kayo mahihirapan maglinis. Nagawa natin to kasi para mas maganda yung kalabasan ng kilay natin. Mas malinis, mas sharp. Okay ba? Magkasing ano na ba? Pwede din dito guys ah, kahit na dito, pwede niyang linisin. Minsan kasi ako pala minsan yung isa ko makapal. Minsan hindi. So, yan. So, since nalinisin natin yung ating kilay, sabi nila lagyan daw ng highlighter para mas nakaangat yung ating brow bone. Ayan, yung ating brow bone. So, gamit kong highlighter. Recently, puro ito yung ginagamit ko, yung Kivice Ganda. Think Splendid. Guys, ang ganda ng color niya. Tapos, creamy pa siya. Ewan ko lang kung makikita nyo, ha? Diba? Ang ganda, diba? For only 145 pesos. Oh. Diba, hindi siya chunky. Lalagay ko na to sa kilay. Yung brow bone natin. Para nakaangat. Diba sabi nila, kung ano yung gusto mo maangat, yun yung mga nilalagay mo ng highlighters. Okay? Ayan. Ayan! Ayos na po. So, ayan na po ang finished product. So, tanggalin ko ba? Tanggalin ko yung aking headband at tayo'y umaura ng konti. Tayo ay aura ng konti. Kung may changes ba? So, ayaw nga pala guys. Hindi ako gumamit ng Face Republic na sunscreen. Ang gamit ko kasi ngayon, nag-rejuvenating cream kasi ako. So, ang ginagamit ko ay yung Brilliant. Okay? Brilliant. So, ngayon, after ko maligo, syempre, after ko mag-toner, ang ginamit kong sunblock, yung sunblock nila. Yan. Then, after ko mag-sunblock nila, nung natuyo na siya. Naglagay ako sa face nitong Sophie cream. Guys, ang ganda nito. Grabe. Kahit ata nagbasa na, pak na pak pa din siya. Oh. Ang ganda niya. Oo. Tapos, parang lotion type siya. Kaya hindi siya mahirap. Oh, diba? Hindi siya mahirap. Puti lang siya, pero kapag in-apply mo siya sa skin mo, pinky-pinky. Tapos, sa aking lips, ginamit ko lang yung aking Peripera Airy Ink. Nakatalikod siya. Yan. Yan. Peripera Airy Ink in the shade number... Hindi ko alam kung paano ko papakita sa inyo. Pero in the shade number 2 to. So, yan. So, yan. Okay ba? Okay ba ang ating kilay? Pak-tapak ba? So, yan ang aking ginamit sa aking face ngayon. So, sana po guys, nagustuhan ninyo. Nahihirapan pa rin po akong na dito pa rin tumingin.
Kaya, minsan po yung mata natin nandito. Pasensya na po. Sana po nagustuhan ninyo kung paano natin ginamit yung EB Pro Duo. Nabili ko siya sa Watson. Mga less than 200 siya siguro. So, okay naman siya. Medyo, actually, sa nung una ko siyang binili, mga ganyan, siguro yung product. Eh, mga 2 months or 1 month na nagagamit ko siya. Kaya, ito, ganito na lang siya, haliit. Pero for 185 pesos, okay na din naman. Okay din naman siya. So, pigmented naman yung item, pigmented naman yung product niya, madaling gamitin. Kasi nga, retractable, no need na magtasa-tasa ka. Diba? Magtasa-tasa ka. Kaya lang, ang downside lang kasi nito, eh yung, yun nga, for me kasi, mas preferred ko na mag-spoolie. Feeling ko kasi, mas nabiblend ko kung ano man yung products na nilalagay ko kapag spoolie ang ginagamit natin. So, yun lang naman yung nakikita ko ang downside niya. Saka, yung mga harsh lines naman, okay lang yun. Kasi after naman natin, di ba, ilagay yung product, gagamit naman tayo ng concealer or ng BB cream para malinis, para mas sharp pa din yung dating ng kilay natin. So, I hope po nagustuhan ninyo po yung video na to. At sana po, samahan niyo po ulit ako sa mga next video ko. At sama-sama po tayong mag-review, mag-share. Huwag mo niyo pong palimutan na mag-click ng like and subscribe para po lumaki ang ating pamilya. Salamat po! See you again on my next video! Bye!